Okay guys, una natin gagawin, maghahanap tayo ng reference page natin. Yung reference page natin, yun yung gagamitin natin na page para i-adjust yung page margin. So, unang gagawin is edit yung PDF. Then, sunod, crop pages. After that, double click lang kahit saang part ng pages para lumabas yung tinatawag nating set page boxes dialog box. Itong mga numero na ito, ito yung ating i-adjust para ma-adjust natin yung margin. So, una nating ina-adjust yung top margin. So, kung titingnan nyo sa bandang kanan, makikita natin na yung page margin niya ay nag-a-adjust. Okay? Tantsa-tantsahin lang natin. Basta hindi makain yung original content ng ating module. So, sa bottom, again, tantsa-tantsa din para hindi makain yung part ng module. Ang goal natin dito is ma-maximize natin yung page ng booklet natin. After that, don't forget, click all, napaka-importante, para effect siya sa lahat ng pages. Then, click OK. Kung makikita natin na wala yung malalaking white spaces sa gilid. So, sunod na ginagawa ko, ini-inspect ko yung page. Kung merong na-damage na mga part ng module, so meron nga. So, itong parang call out na ito sa left margin. Edit PDF. Then, again, crop pages. And double click anywhere sa page para bumalik tayo doon sa set page boxes at makontrol natin yung margin. I-adjust natin is yung left margin. Then click all. Huwag kakalimutan again. And then click OK. So, okay na. Maghanap ulit tayo. Inspect natin yung ibang part ng page. Yun. Parang meron dun. So, in this case, sa right naman siya. So, since active yung crop pages, double click lang anywhere in the page. Then, adjust natin yung right margin. So, yun. Okay na. Then, all. Then, click OK. So, tingnan pa natin doon sa iba. Baka meron pa tayong nakaligtaan. So, sa tingin ko, wala na. Balik tayo doon sa cover page. Sigurado, maraming na sakop doon. Okay? So, marami nga. So, again, ang una natin gagawin is to edit the PDF. Take note, hindi natin ginagalaw yung original content ng module natin. So, ang ginawa ko dito para ma-select ko lahat ng element, Control A sa PC or Command A sa Mac. Or pwede nyo rin gamitin yung mouse, maggawa lang kayo ng parang rectangle para ma-select yung lahat ng element. Then, drag. Don't forget to hold down the shift key para ma-maintain natin yung aspect ratio ng mga element. At ang ginagawa ko dito para i-adjust yung kanyang position ay yung arrow key naman. Kung okay na sa atin yung position nila, i-click lang anywhere in the page to deselect. And yun, ready na tayong mag-print. So, i-click lang natin yung icon na para makapag-print tayo. At lalabas yung print dialog box. Don't forget na i-click yung booklet. Kasi minsan ang default niya, lalo na kung unang open mo, is yung size, which is full page. At kung gusto niyang i-adjust yung output niya, yung print quality, okay din. Ok,
okay, nandyan makikita ninyo, mas malaki yung ating ginawa compared doon sa nauna. Which means, mas malalaki yung mga letra at illustration. Mas mababasa ng bata at ng nagtuturo sa kanya. So, ganun lang kadali. So, hanggang sa muli. Thank you for watching.